Ay salamat. Nagdesisyon na po ang Supreme Court. Talo ang BIR. Rejected po yung gustong mangyari ng BIR. Ano ba gustong mangyari ng BIR? Ipagamit sa atin ang generally accepted accounting principles. Ang generally accepted auditing standards. Ito po ang patunay na ang generally accepted accounting principle at generally accepted auditing standards ay hindi po generally accepted kasi hindi po siya ina-accept mismo ng ating Supreme Court. So kung hindi siya ina-accept ng Supreme Court, dapat ikaw, taxpayer, at yung mga kaibigan nating CPAs, huwag niyo na pong i-accept. Gamitin po natin yung sinabi ng Supreme Court sa desisyon niya. Ha? Ang sabi ng Supreme Court, pag gumawa ka ng financial statements na isasubmit mo sa BIR para wala pong away ang BIR at taxpayer, gumamit ka ng tax accounting. Kasi nandoon na po raw yung generally accepted eh. Yung mga bagay na pwedeng gamitin ay ipinasok na doon sa batas. Kaya kayong nakikinig sa akin at nanonood. Bago ho kayo gumawa ng financial statement nyo, sundin nyo po ang Supreme Court. Ang away po kasi between commissioner ng BIR at yung si Lancaster Philippines, ang pinagtatalunan nila ay gagamitin ba ang financial statement, financial accounting o tax accounting. Sabi ng BIR, gamitin mo financial accounting. Sabi naman nung Lancaster Philippines, yung taxpayer, gagamitin ko tax accounting. Diyos na mahabagin. Nasisira ulo ko rito. BIR nagpapatupad ng batas. Ang gustong paggamit sa iyo ay hindi batas. Yung taxpayer o law-abiding na taxpayer gustong gumamit ng batas. Ayaw paggamitin. Bakit? Corruption. Corruption. Kasi may corruption pagka gumamit ka ng generally accepted. Actually, ang tawag ngayon dyan ay Philippine Accounting Standards. Actually, hindi siya galing sa Philippines. Yung tawag naman sa auditing ay Philippine Standards on Auditing. Hindi siya galing sa Philippines. Kinopia po yan sa abroad. Okay lang po yung kokopyahin natin sa abroad. Pero, pag ang kinopia natin sa abroad ay kumokontra sa batas po natin, ang sundin po ninyo yung batas natin. Pag yung kinopia sa abroad ay inincorporate sa batas natin, eh hindi na po yun kinopya sa abroad at hindi na po yun principle o standard. Yan po ay batas natin. Sumunod po tayo sa batas. Strictly tax code tayo, ha? Kaya kung gusto nyong matulungan namin kayo sa pagninegosyo at kayo ay lumago at dumami ang kliyente nyo, dumami kita nyo, maging masaya pamilya nyo, makapag-travel kayo sa abroad, inaanyayahan ko kayo. November 22, 1 to 5 p.m. Tulong negosyo po para sa mga non-CPAs, sa mga bookkeepers na small time na gustong kumita, palakihin ang kita, pataasin ang kita, padamihin ang kliyente, at sa mga nag-uumpisang tax consultants. Willing po tayong tumulong sa kanila. Yung pong success story natin, gusto nating maging success story din po nila. Kaya iniimbitahan ko po kayo, November 12 noon to 5 p.m. po. Pag-uusapan natin papaano po tayo kikita pare-parehas at uunlad ang ating buhay at matulungan natin ang ating gobyerno. Marami pong salamat at maraming salamat sa ating mga kaibigan, The Mastermind Events Trust Fund. Isa pong organization po yan. Marami pong salamat. Magkita-kita tayo muli. Mabuhay po tayong lahat.